Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Nalagam po ulit sa gawain po natin tuwing 4 PM dito po sa Rema Pills. Amen po. Sige po, bago po tayo magsimula ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa hapon pong ito, minsan pa, manalangin po tayo. And Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, tuloy Lord, sa hapong ito, dalangin namin ang patuloy na pagsama ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na pangunawa upang maintindihan namin ang mga bagay na nais mong sabihin sa amin. Panginoon, hayaan mo, Lord, na ikaw ang magsalita sa amin. Kausapin mo kami sa hapong ito, Panginoon. Salamat, Lord, ngayon pa lang sa mga bagay na sasabihin mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At magandang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. At ngayong linggo po, may bago po tayong pag-aaralan. Amen po. Ito po ay patungkol sa guidance sa atin ng Panginoon. Yan. Sige po, sabihin nga po natin, guidance. Amen. Sinabi pong guidance, ito yung patnubay kung paano tayong ginagabayan ng Panginoon. Amen po. At dito po, kung babasahin po natin ng Biblia, amen po, simula Old Testament hanggang New Testament, amen, ang mga believer, ang mga tao na nananampalataya sa Diyos, sumusunod sa Diyos, ay asa sa kanyang Espiritu. Amen, pagdating sa pagdi-decide, pagdating sa mga bagay na kailangan pagdesisyonan, ang mga tao noon sa Bible times ay hindi asa sa kanilang sarili, kundi sila ay nakaasa sa kung ano ang sasabihin ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Amen po. At kung noong unang panahon, amen po, ay asa ang mga tao sa sinasabi ng Espiritu ng Diyos, dapat ganun din po tayong mga Kristiyano ngayon. Amen po. Bakit? Kasi tayo ay dinisenyo ng Diyos na malapit po sa Kanya. Amen po. At ngayong araw po, may banggitin po tayong mga kwento kung saan makikita po natin yung guidance ng Panginoon sa bawat isa po sa kanila. Amen po. Una po dito, kung meron po kayong mga Biblia, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa aklat ng Ikalawang Hari, chapter 3, verse 15. Amen po. Yan, 2 Kings, chapter 3, verse 15. Yan ang sabi po dito, dalhan ninyo ako ng isang manunugtog, ganon nga ang ginawa nila nang tumugtog na ito sa Eliseo nilukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. Amen po, ito po yung time na naghahanap po ng kasagutan, amen po, itong tatlong hari eh. Dito po kasi sa time po na ito ay haharap po sa isang digmaan itong hari ng Israel, hari ng Huda, at kasama nila yung hari ng Edom. Amen po. Ngayon, ang payo po sa kanila, ang suggestion po ni Haring Jehoshaphat, kung makikilala po natin siya, sabi po niya, sumangguni muna tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, magtanong tayo sa Diyos. Amen po. Kasi nung time po na ito, na naglalakbay po sila, kung babasahin po natin itong buong chapter 3, amen po, dumating po ang time habang naglalakad sila, naubusan po sila ng tubig. Itong tatlong hari na to, kasama ng kanilang mga kawal, papunta dun sa digmani, naubusan ng tubig. At dahilan po dito, maaaring po sila ay manghina. Amen po, syempre po, mainit ang panahon. Amen po, at haharap sila sa isang labanan. At kung sila ay walang tubig sa paglalakbay nila, maaaring yung iba ay mamatay sa uhaw at manghina. At dahilan doon ay maging sanhi ito ng pagkatalo rin po nila. Amen po. Ang sabi po ng hari ng Israel, sabi niya, tayo'y pinagsama-sama para tayo ibigay sa ating mga kalaban, sa mga Moabita. Amen po. Pero niyo po, ulitin ko po ang suggestion po ni Haring Jehoshaphat nung time po na ito ay magtanong tayo sa Panginoon, sumangguni tayo sa Panginoon. Ang sabi po niya, wala ba ditong propeta upang siya yung pagtanungan natin anong sinasabi ng Diyos patungkol dito sa kalagayan natin? Amen po. At merong isang nagsalita na ang sabi nga po ay nandun po sa bayan na yun, si Eliseo. Amen po. At nung kausap na nila si Eliseo,
Ang sabi po ni Eliseo sa kanila, dalhan po siya ng mga manunugtog o ng worship team. Amen po. At nung nag-start na tumugtog itong mga manunugtog, amen po, ang sabi po dito, nag-start na lukuban sa Eliseo ng Espiritu ng Diyos at dahilan doon na ibigay niya ang mensahe ng Panginoon para sa mga hari. Amen po. Ang sabi po dito, at sinabi niya, sinasabi ni Yahweh na pababahain niya ang tuyong batis na ito, hindi uulan, ngunit mapupuno ng tubig ang batis na ito para may mainom kayo at ang inyong mga hayop. Sa verse 18 po, hindi lamang iyan, ang gagawin ninyo, niya sa inyo, ibibigay niya sa inyo ang mga kamay, ibibigay sa inyong mga kamay ang mga Moabita. Amen po. At dito po na nalaman po nitong tatlong hari na to ng buong Israel na ibinigay na to sa kanilang mga kamay, mga Moabita, sabihin sila ay pagtatagumpay ng Panginoon. Amen po. So dito po makikita po natin na hindi nagbit sa Eliseo ng walang anointing. Amen. Hindi siya nagbigay ng payo ng basta na lang sa pamamagitan ng sa tingin niya. Hindi siya nagbigay ng payo ng, sa pamamagitan ng sa kanyang alaman o sa palagay nga po niya. Kundi hinintay niya na dumating ang anointing. Hinintay niya na dumating ang Espiritu ng Diyos. Sa gayon, masabi niya, akit ni, ano ang kalooban ng Panginoon? Amen po. At di po makikita po natin sa ito po na ito na ano yung isa sa way para pababa natin ang anointing, para makikita ang guidance ng Panginoon. Amen po, ay sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos, sa pamamagitan ng worship. Amen po, ito ay isang klase ng bagay na hindi kayang tanggihan ng Panginoon. Once na ang kanyang mga anak, ang mga Kristiyano, ay buong puso nang umawit para sa kanya, naghanap para sa kanya. Amen po, ang Diyos ay mag-i-start na kumilos, magsalita sa kanyang mga anak. At kasi ang sabi po ng Psalms, God inhabits in the praises of His people, naninirahan ng Diyos sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Amen po. Kaya nga po ang sabi ni Pastor Boy, kung maaalala po natin, kapag dumating ang time na hindi natin marinig ano ang sinasabi ng Panginoon, hindi natin marinig ang boses ng Diyos sa sitwasyon na meron tayo, mag-start tayo na magpuri sa Panginoon. At ang worship ay isang way para tayo makakonekta sa Panginoon, para makuha natin ang guidance ng Panginoon. Amen po. At isa pa pong kwento, dito po sa 2 Chronicles chapter 20. Ito rin po yung time na minsan pa si Haring Jehoshaphat po ay haharap sa isang labanan. Amen po. Andiyan yung iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga bayan na targets po siya. Target sila. Amen po. Pero alam niyo po, ito yung isa sa maganda kay Haring Jehoshaphat. Ano po eh, lagi siyang sumasangguni sa Diyos kung ano ang dapat gawin. Amen. Hindi siya nagde-decide ng sarili niya lang. Amen po. Ang sabi po dito, ano eh, sa kwento po niya, 2 Chronicles chapter 20, in-invite niya, hindi lang yung mga kawal niya, kundi ang buong bayan ng Israel, ang mga Israelita, para mag-ayuno. Sabi niya, manalangin tayo, mag-ayuno tayo, dumulog tayo sa Diyos. Amen, sa kung ano ba ang dapat nating gawin. At sila ay nag-start na mag-pray. Bakit? Kasi masyadong marami po ang kalaban nila that time. Amen po. At ang sabi niya po sa verse 12, ang panalangin po ni Haring Jehoshaphat, ikaw po ang Diyos namin, parusahan po ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Amen po. Ang sabi ni Haring Jehoshaphat sa Panginoon, Panginoon, anong gagawin namin? Masyado silang marami. Ikaw lamang ang aming pag-asa, Panginoon, at hindi po namin sila kaya. Amen po. At habang sila ay nagpa-prayer and fasting, amen po, nagsalita ang Diyos sa isa sa mga kasama po nila, nilukuban ng Espiritu ng Diyos ang isa sa mga kasama po nila. Amen po. At sabi po dito, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Amen po. Nung start na silang mapuspos, nag-start na magsalita ang Panginoon.
Amen po, ang sabi po ito, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa seas, makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Heruel. Verse 17, hindi na kayo kailangang lumaban, manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Amen po. So, ang instruction po sa kanila ng Panginoon, be still. Amen po. Haharapin nyo sila pero wala kayong gagawin. Amen po. Kasi kung maari, nung time na to, kung si Haring Jehoshaphat mismo ang magde-decide, amen, kung magpapadala siya dun sa takot, bakit kasi nakikita niya na dehado sila. Wala po silang magagawa. Mas malaki ang bilang ng kalaban nila kaysa sa kanila. Maliit lang ang bilang nila. Amen po. At kung magde-decide po si Haring Jehoshaphat base sa pakiramdam niya at base sa nakikita niya, amen po, maaring sila ay umatras sa laban. Amen po, maaring sila ay matalo dahilan sa takot. Amen po, pero dahilan sa hindi pinakinggan ni Haring Jehoshaphat yung pakiramdam niya, kundi ang ginawa niya ay hinintay niya kung ano ang sasabihin ng Espiritu ng Diyos. Nagpakapuspos sila sa Panginoon dahil doon narinig nila ang instruction ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanila sa sitwasyon na meron sila, haharapin nyo sila. Pero wala kayong gagawin. Bakit? Kasi sa pagharap nyo sa kanila, makikita ninyo na ako ang lalaban para sa inyo. At ano po ang nangyari? Sa dulo po nito, nagtagumpay po sila. Nakita nila ang katagumpayan ng Panginoon. Sila ay, ang Diyos ay lumaban sa kilagitnaan po nila. Amen po. At dito po, makikita po natin kung paano silang ginaid ng Panginoon, kung paano hinintay nila ang guidance ng Panginoon. Amen po. Dahilan doon, nakamit nila ang tagumpay sa sitwasyon na meron po sila. Amen po. Kaya sa bawat isa po sa ating mga Kristiyano, amen po, kapag humaharap tayo sa isang desisyon sa buhay po natin, kailangan hintayin natin kung anong sinasabi ng Panginoon. Amen? Hindi dapat tayo nakabase ang pagdidesisyon natin sa buhay. Hindi na dapat nakabase sa ating emosyon o dun sa mga nakikita natin. Amen po? Kasi kung magdidecide tayo based dun sa nararamdaman natin, magkakamali po tayo. Amen? Bakit kasi ang pakiramdam natin ay nagbabago? Amen po? Kaya nga po ang sabi ni Pastor Boy, kung maaalala po natin, na sabi niya, hindi dapat dumadaan ng isang linggo, hindi dapat natatapos sa isang linggo na hindi tayo napupuspos ng Espiritu ng Diyos. Bakit? Kasi mahihirapan tayo sa pagde-decide kung kukulang na tayo sa anointing, kung hindi na natin naririnig ang sinasabi ng Panginoon. Amen po, mag-i-start tayo na magkamali-mali sa buhay natin. Amen po, kapag hindi na tayo puspos ang banal na Espiritu. Amen po. At isa pa pong kwento po dito ay sa time ng Acts chapter 13, kung saan ang mga propeta kasama si Saul, amen po, ay nag-ayon na po sila. Amen po, ang sabi po dito sa Acts chapter 13, yan, basahin po natin. Yan, ang sabi po dito, may mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antiochia, kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding Maitim, Lucio na taga Cyrene, Manaim na kababata ni Herodes sa pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinasabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko. Sa kanila, pagkatapos silang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo na. Amen. Yan, ang sabi po dito, sila ay mga propeta na. Amen. Sila ay mga apostol na, and yet, nandun pa rin yung pagsik nila, nandun pa rin yung
pe-pray nila na doon pa rin yung pag-fasting nila para marinig kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen po. Sa atin po dito sa simbahan po natin sa Rema, salamat po sa Panginoon dahilan sa tinuturuan tayo palagi na alamin kung anong kalooban ng Diyos sa atin. Anong kalooban ng Diyos sa personal natin? Anong kalooban ng Diyos sa pamilya natin? Anong kalooban ng Diyos pagdating sa ministry po natin? Amen po. Hindi po tayo hinayaan dito na walang alam, kundi tinuturuan tayo dito na alamin natin palagi ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yan, sabi ko kanina, dito po sila po ay mga apostol na, sila ay mga propeta na, and yet nandun po yung paghanap pa rin nila sa Panginoon. Hindi pa rin sila nag-decide base sa sarili nila, kundi nandun yung nagpapakapuno sila sa ano yung nagpapakapuno sila sa Espiritu. Amin, dito sa time ng fasting nila, ay nalaman nila ang kalooban ng Diyos sa buhay nila, sa buhay isa ulit sa buhay ni Bernabe. Amen po. So dito po, ulitin ko, magkakamali-mali tayo ng desisyon kung mas puno tayo ng emosyon kesa ng Holy Spirit. Amen po. Ulitin ko, magkakamali-mali tayo ng desisyon sa buhay natin, sa buhay Kristiyano natin, kung mas puno tayo palagi ng emosyon kesa ng banal na Espiritu. Amen po. E dito tayo po ay dinisenyo ng Diyos sa dapat maging asa po tayo sa Kanya. Amen po. Kasi sinasabi po, kung maalala po natin ang 1 John chapter 2 verse 27 na ang Holy Spirit ang magsasabi sa atin sa mga bagay na dapat nating gawin. Hindi na tayo dapat turuan pa ng iba, kundi ang anointing ang magtuturo sa atin. Amen po. Hindi ang ibang tao, hindi yung sarili nating kaalaman ang dapat ang magde-decide sa atin, kundi ang Holy Spirit. Amen po. At yan, dito po makikita po natin ang isang hari sa Old Testament kung saan siya ay nag-decide sa pamamagitan ng sarili niyang kagustuhan at hindi sa kalooban ng Panginoon. Makikita po natin na bumagsak po siya. At ang hari po na ito ay si Haring Ahab. Amen po. Ang time po na siya ay lalaban sa Ramat Gilead, gusto niyang sumugod na agad doon. Amen po. Pero minsan pa ang suggestion ni Haring Jehoshaphat, sumangguni tayo sa Panginoon. And yes, nagpatawag sila ng mga propeta. Amen po. O narinig na nila ang kalooban ng Diyos, pero yung gusto pa rin niya, ang gusto niyang mangyari. Ang sabi ng isang propeta sa kanila, mamamatay siya doon sa labanan, pero hindi nakinig si Haring Ahab. Bakit? Kasi ulitin ko po, yung gusto niya, yung desisyon niya, ang gusto niyang masunod. Ang desisyon siya nang hindi siya puspos ng Holy Spirit. At dahilan po doon, nangyari ang sinabi sa kanya ng propeta. Siya po ay namatay sa labanan sa Ramat Gilead. Amen po. At kung hindi po tayo, kung tayo po ay magde-decide nang wala ang anointing, hindi po papalit tayo sa buhay Kristiyano po natin. Amen po. Alala ko po, ang sabi po ni Sormean, sabi po, sabi niya, tagumpay sa ministry ay Diyos, galing natin makinig at sumunod sa sinasabi ng Diyos sa atin. Amen po, ulit ko po, ang tagumpay natin sa ministry ay nandun sa galing natin makinig at sumunod sa sinasabi ng Diyos sa atin. Amen po. At yan po, last po, nakwento po siya lang, alala po nung na 6 months ako sa pag-worker. Yan ang alam ko po noon, nung sabi ko sa tatay ko, 6 months ako. Amen po. So, every month po yun, binigyan ng tatay ko, yung ilang buwan na ako sa pag-worker, sabi niya, naka 1 month ka na, naka 2 months ka na, 3 months hanggang sumating yung 6 months. Amen po. At sinasabi niya, na uwi na po ako. Amen po. At nung time po na yun, hindi ko na po alam ang gagawin. Ba't kasi somehow, alam ko po na sa loob ko na hindi ko yung kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na umuwi po ako. Kundi magpatuloy po ako sa pag-worker. Amen po. Pero dahilan sa pressure, dahilan sa napapagalitan na po ko, hindi ko na po alam po ano ang desisyon na gagawin ko. At ang sabi po sa
sa akin no, ng pastor ko po at ni Pastor Boy, kailangan ko po munang umuwi para makausap po sila ng maayos. Amen po, pero nung time po na yun, hindi ko na po alam kung ano yung tumatakbo sa isip ko dahilan po sa sobrang pressure. Amen po, at ang sabi po sa akin ni Pastor Boy, mag-fasting po ako at alamin ko kung ano sinasabi ng Diyos doon sa sitwasyon ko. Amen po, kasi kung ako yung mag-decide, siguro baka umuwi na lang din po ako. Amen po, dahilan sa sobrang pagalit. Amen po, pero nung time po na yun, nung nagpa-fasting po, tinatanong ko sa Diyos, ano yung kalooban niya? Kung magpapatuloy pa ba ako sa pag-worker or kung tapos na? Amen po. At dun po na narinig ko po ang sinabi ng Diyos personally po sa akin. Ang sabi po niya, nagbabasa po ako nun sa book po ng Exodus. At nagrema po sa akin na no, sa time na sinabi ng Diyos kay Moises na hindi ka pahihintulutan ng hari ng Ehipto na makaalis. Unless may isang makapangyarihang kamay ang kumilos para kayo palabasin. Amen po. So personally, yun po ang message po sa akin ng Panginoon na hindi ako paalisin, pero dahilan sa kikilos ang Panginoon, makakapagpatuloy ako. Amen po. So salamat po sa Panginoon dahilan sa guidance po niya. Nalaman ko po na ito ang kalooban ng Diyos. Amen po. Kaya ulitin ko po sa bawat isa po sa ating mga Kristiyano, dapat asa po tayo sa Panginoon. Amen. Sa pagdumating ang time na kailangan nating mag-decide, naalala ko po, isa pa po ang sabi ni Pastor Boy, kapag kailangan na nating mag-decide, hintayin pa rin natin kung ano sinasabi ng Diyos. E paano kapag tahimik pa rin ng Diyos? Amen po, hintayin pa rin po natin. Kasi kung uunahan natin sa pag-decide ng Panginoon, hindi natin hihintayin kung ano sinasabi ng Diyos, magkakamali po tayo. At mahirap magkamali ng desisyon. Amen po. So, yun lang po ang nais ko pong i-share sa bawat isa po sa atin. Na nawa po may nakuha po tayo sa hapon pong ito. Minsan po po, mag-pray po tayo. And Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy Lord, sa hapong ito nagpapasalamat kami sa mga bagay na tinuro mo sa amin, sinabi mo sa amin, Panginoon, hayaan mo Lord na maging asa kami sa iyo palagi, Panginoon, na doon yung madali naming marinig yung boses mo, yung guidance mo sa bawat isa sa amin, hayaan mo na palagi kaming mag-decide base sa kung anong kalooban mo, hindi doon sa sarili naming kaalaman, hindi doon sa emosyon namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na maging guided mo kami palagi nang sa gayon mamuhay kami sa katagumpayan, Panginoon, at hindi kami magkamali sa desisyon namin, sa buhay namin, Panginoon. Hindi kami pumalya sa buhay Kristiyano namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, patuloy na gawin pa kami sensitibo palagi sa pangusap mo, O Diyos. Punin mo pa kami palagi, puspusin mo kami palagi ng banal mong Espiritu, Panginoon. Salamat, Lord. Patuloy na pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin, and God bless.